What's up mga bro? Bali, sasagutin na namin yung mga tanong nyo, yung ang dami-dami yung comments about kay Carlo. Kumbaga, tama din kayo sa mga, marami kong nakikita ang comments na sinasabi na kami yung mga manonood nyo, sabay yung mga tanong namin ay yung sagutin. Tama rin kayo, pero kailangan din kasi namin magano para mag-move on kahit papano, para makapagsalita. Kagaya nito, ngayon lang kami nakapagsalita. So, ilang weeks na yung nakalipas, 3 weeks na ata, no? And then, ngayon lang kami may lakas sa loob para magsalita. Second try namin, gumawa kami ng mga paraan para bumalik si Carlo. Hindi kami galit kay Carlo. Ang pinaka-goal namin dito, bumalik si Carlo sa amin. Alam niyo naman guys, 6 years kaming Brusco Brothers, pero 11 years kaming magkakatropa na. Since ano pa yan, high school. Hindi lang talaga tropa ang turing namin kay Carlo, kapatid talaga. Kaya naliligaw lang siya ng landas, kumbaga naguguluhan siya. Kaya binigyan namin siya ng time, and then nung tinry namin mag-usap, pero parang wala na talaga. So, bago ko magsalita, sila muna yung talagang magsasalita about kay Carlo. So, ikaw, Jim. Kami tagla ni Jonah talaga, pati ni Carlo nag-start ng Vines. Kami tagla ni Pagpatawa sa 2013, YouTube muna. Oh, sa YouTube muna yun, pero hindi kami nakilala ng tao. Pinrivate ko lahat ng ano kasi mga daw kami tanga. So, pinrivate yun, nahiya kami, mahiya pa kami nun. And then pumasok yung Vines, nag-video kami tatlo. Hindi ko alam kung nabutan yun, yung Mr. Dream Boy, ganun, kalbo si Carlo nun. Yun, siya yung boom talaga, siya yung pinakasikat sa ano. Siya yung pinakasikat sa Brusco Brothers. Yun. Lahat ng Viner siya yung nasunod ko lang. 2015 na. Oh, lahat sila. Team Horror, Jomar Lovena, Bali One Prod. Lahat, si Carlo nun, si Carlo. Si Carlo, tawag pa sa kanya, Brian. Yun, lagi si Carlo, siya talaga yung main star namin. Sa pag-video namin, siya yung inaabangan ng tao, siya yung talagang laging million views kasi siya yung crowd favorite. Wala kaming bitterness nun. Masaya kami kasi naangat yung grupo. Tama. Naangat niya kami lahat. Tapos pumasok na yung time na hindi na siya sumama sa amin. So yun yung pinakaunang iniwan niya kami. Kahit pakita namin siya, magtataklob siya ng payong, ganun. Hindi namin alam. Out of nowhere, biglang ganun, di ba? 2017. Wala pa tayong income sa YouTube. 16 yata. Yung first time na umalis siya. 17 na to. 17 na siya. Oo, 16 niya. Oo, 16 yun. First time niya umalis yun, masakit sa amin. Kasi una, umalis siya. Tapos, bakit? Kasi magtatrabaho. Hindi naman pinipigilan. Pwede naman mag-tropa pa din naman kami kahit magtatrabaho. Pero parang umiwas na siya sa amin totally nun. So, yun. Sige. Okay. So kami, sad to say, nagkawatak-watak dahil kailangan namin magtrabaho. Hindi naman kami binabayaran sa Facebook. Habi lang namin yung paggagawa nun. So, si Glento nag-Saudi. Sila John Amrick nagtrabaho. Si Russell, si King, si Gary. Ako nagpunta ng Amerika. Napakalungkot yung pinakamalungkot na nangyari sa buhay ko dati. Yung mamamaalam ko. Sa puntod kami ni Paolo nun. Bro, ito na talaga yun. Ang awkward pa ka na pagkaiwalayan namin nun eh. Talagang alis agad eh. Kasi tumutulo na luha namin eh. Malaki kami. Hindi kami papakita ko umiiyak. So malungkot. Pero, discover namin na, ayun, pwede na tayo mag-video ulit. Tapos, may cash na konting kapalit. So pagsikapan na lang natin, at least masaya sa'yo. Bumalik sa Pilipinas, binuo namin yung Brusco Brothers na ngayon pinapanood nyo. Thank you sa lahat ng sumuporta, guys. From nothing to 2 million subscribers, up to 3 million na. Guys, sobrang laking tulong sa amin talaga nun. Tapos, yung nangyari yun, umalis na nga si Merck. All goods na kami lahat, umalis na si Merck. Tapos, naisip namin, paano yan? Ang sarap, alisan ng tropa, ganun. So naisip namin, si Carlo, bakit hindi si Carlo? Fast forward na natin, up to this day, priority ni Carlo is family niya. Although lahat naman kami talaga dito, priority family. Katunayan, kapag may nangyari masama sa family, okay lang umuwi. Meron kaming hanggang ano, 1 week rules, Brusco rules, 1 week na okay lang basta about family. Kasi importante yun eh, priority talaga lahat dito, family. Kung may emergency sa bahay about family, sige, may support ka namin, kailangan tulong namin. Ganun kami sa ano, family ng bawat isa. Kasi hindi na ibang family namin eh, tito, tita, tawag namin. Tapos ngayon, dahil nga priority namin yun, imbis na mag-ibang bansa kami para kumita ng pera, dito na lang, sama-sama na lang kami dito. At least di ko malayo sa family. Sa isang linggo, may time na uuwi kami, may time na hindi. Ganun. So, nakasama namin. Abot kami lang. So, yun nga, ang sa akin, sabi ni Carlo, priority niya is family. Paano niya? Oo, pwede siguro. Pero mas makakatulong pag may Brusco Bros. Kasi yung kinikita po ng channel dito, guys, hinahati po namin yun. Dito rin namin kinukuha kapag may pondo ang Brusco Bros. Yung pagdodonate namin. Before, nagdodonate kami sa orphanage. Yung nagka-pandemic, nagdodonate kami sa bawat ano checkpoint. Taal. Oo, sa Taal. Yung ano, siwabog yung Taal. Guys, alam mo, hindi lang binabato to. Just for fame, just for ganan. Kasi if you have the means to help the people, gagawin mo. Kasi blessing ni Lord yan. Ayun namin, minsan tumutulong kami, hindi namin pinapakita kasi may nasasabi din ng mga madalas, tao eh. Madalas, oo. Oh. Kasi may nasasabi din ng mga tao, ano sabihin natin, ay ganito yung pakitang tao lang, ganun. So, may iwag na lang ako. Oo, may iwag na lang, diba? So, yun nga, ginagawa namin yun, dahil nga binigay sa amin ni Lord itong ganitong blessing ngayon, ayaw namin na yung isang kapatid namin ay mawala dito sa opportunity na to. Mahal namin talaga sobra si Carlo. Gusto lang namin talaga bumalik siya kasi kung eto, kumpanya or trabaho, umalis, wala nang pakialam. Pero,
siya, hinahabol pa namin, guys, behind all the happiness entertainment na nakikita nyo sa channel namin. Yung mga pagpapasaya namin, guys, ang hirap kasi wala si Carlo. Hindi nyo alam, pinuntahan pa namin si Carlo. Ang daming best na nag-reach out kami na, uy, ano ba, ganyan-ganan. Kasi gusto namin mabalik, ayaw namin ng issue. Ba't pa kang gagawa ng issue ng ganyan-ganan? Ayaw namin. Inaayos namin. Kami nag-a-adjust. Kung may problema, ayusin. Pero yun nga, ayaw niya na daw. Puna yung decision niya. Wala na kaming magagawa. Hindi na daw siya masaya, guys. Wala na kaming magagawa kung yun ang gusto ng tao sa amin. Ayaw namin manakal ng tao na nandito ka. Dapat nandito ka. Tapos hindi ka naman masaya. Paano pa yung essence ng Brusco House or Brusco Mansion? Kung nandito kayo, hindi ka naman masaya. Diba? Kailangan masaya ka. Willing ka. Yung sarili mo na masaya ka dito kasi may gantong family ka. Sabi nga ni Dom sa Fast and the Furious. Family. Yun din sa amin. Brotherhood namin to eh. Diba? Walang iwanan. Brusco Brothers. Magkakapatid na kami. Kami-kami lang to. Yung mga nawala sa amin, hindi nyo alam sobrang sakit sa amin nun. Tapos ngayon, andito na tayo guys. Andito na kami. Kasi may mga wala na naman. Sobrang sakit. Kaya ayaw namin i-open up to agad. Ang tagal na dumaan. 3 linggo na ba? Ayaw namin magbigay ng tuldok na wala na siya. Kasi umaasa kami, nababalik pa siya. So binibigyan namin talaga ng, siyempre, ano ba? Balik na lang, pag-isipan mo maigi. Bigyan namin ng wallet na ano, pag-isipan mo maigi. Pero yun nga, sa kanya mismo na nagaling sa bibig niya na, ayoko na, hindi na ako masaya. So yun lang yung masasabi ko. Carlo, kung mapanood mo to, min kapatid kita, alam mo yung mga ginagawa natin pag napunta ka sa amin. Ano eh, kung si Jonah, best friend ko, pero kapag nasa bangkaan ako, kasi wala si Jonah, napunta ka doon, tayo nagluluto, kumakain, nanonood ng movie, ganun. Kasi lahat naman dito, halos magbe-best friend. Pag samahin mo si Jonah, si Russell, aalis, mag-best friend sila. Ganun yun eh, ganun katindi yung connection namin eh. Pag samahin mo ako, si Russell, best friend kami, ako si Kim, best friend kami, si Glenda, si Gary, mag-best friend sila. Ganun katindi. Kahit ipag-rumble mo, oo, close talaga, walang close gaps. Talaga, ganun ang connection namin. Ngayon, nakakalungkot lang kasi ikaw pa na tayong tatlo nila Jonah yung main founder talaga. Simulat sa pool, tayo nag-start, tapos ikaw pa yung ganun. Ang daming pabor sa'yo, crowd favorite ka, pero ba't di mo pinangalagaan tapos gusto mo umalis? Yun lang, nasasayangan lang sa opportunity. Pero kung ano man, ano mo, bro, isang message mo lang kami. Tapos yun nga, pagpe-pray ka namin, mahal ka namin, sobra. Kapag may mananakit sa'yo, kami yung makakalaban. Kahit nasabihin mo, hindi ka na dito nakatira, one message away lang kami, bro. God bless you, wala akong galit sa'yo, bro. Gusto ko lang talaga, sama-sama natin abutin yung pangarap natin na magkakabarkada. Kasi lahat kami dito, nag-sacrifice sa mga bagay na gusto namin. Tandaan mo yung bro, yung iba sa atin, nag-ibang bansa, pero sinacrifice yung buhay doon para dito sa samahan na to. Sa lahat ng naniwala dito, yun lang sa akin. I love you, bro. Sana magkita ulit tayo. Tapos, malagpas ang mga problema mo. Yo, sa akin naman, yung mga dahil lang kasi ni Gulawar, di ba? Kung ba't siya alis dito. Hindi na siya masaya, then priority niya yung family. Yun yung parang pina number one purpose niya eh. Kasi, di ba, dinay-dinay niya sa jeep niya. Sabihin na natin ganun, di ba? Ako ang pinakabatang miyembro ng Brusco Brothers. Sa core. Sa core, yan. Sa amin na itong mga nasa ulo na to. Parang ang halay din kasi na lagi ako nagpapayo sa'yo, Kuya Lokar, di ba? Ikaw ang pinamalanda. Pinapayuhan kita na tungkol dyan sa problema mo yan. Kala ko naman, eh na lilinang mo, parang na-absorb mo. Wala eh, pero parang di mo naman intindi, ganun. Binaliwala mo lang. Tapos parang naging dahilan mo, aalis ka na sa Brusco House dahil hindi ka na masaya. Main, ang pagkakaibigan, hindi naman dahil sa parang sasaya lang eh. Ako, kasama ko itong mga, kasama ko sila lahat sa lungkot, sa saya. Hindi ako aalis. Kahit sobrang lungkot ko, hindi na ako masaya dito. Baka dadating din naman yung araw na sasaya ulit ako eh. Ba't ako aalis? Sa ko mahanap yung happiness? Mag-iisa lang ako. Eh diba ang happiness nakuha mo sa kapatid mo, sa kaibigan mo? Eh brotherhood nga tayo dito eh. Family tayo. Sa mahanap yung happiness na wala dito sa ibang tao na bagong mo lang makikilala, eh paano malokohan lang? Hindi mo naman sila kilala nga. Kasi ang buhay, parang gulo nga yan eh. Umiikot. Minsan nasa ilalim yung happiness, nasa taas yung lungkot. Eh iikot din naman yan eh. Lilipas yan. Ngayon, nasa sayo yan. Kung paano mo tatrabahuin, nasasaya ka. Kung sasarilinin mo yan, tapos susuko ka. Uwi ka sa inyo dahil hindi ka na nga masaya. Eh wala yun. Parang ginagago mo lang kami talaga, Kuya Lokar. Kuya ka namin dito, pero kung umasa ka, hindi ka naman talaga parang nagiging nagpapakakuya. Eto pa, priority mo ang family mo. Men, mali naman yata ang ginawa mo. Tatanggalan mo ng trabaho yun. Para kasi din, syempre, di ba, source of income din natin itong Brusco Bros. Although, may pagka-cheat code nga siya kasi medyo malaki nga din yung income natin. Aminin natin sa hindi na hindi basta-basta ang income natin dito. Kaya ang gagawin mo, parang tatanggalan mo ng income yung sarili mo. Dahil sinasabi mo, priority mo ang Brusco Bros. Uuwi ka sa inyo dahil gusto mo makasama ang pamilya mo. Men, priority ko ang family ko. Kaya nandito ako kasi mahal ko sila. Gusto ko silang tulungan. Gusto kong kumita ng yung higit sa average na tao dahil mahal ko sila. Gusto ko na bawat kailangan nila, mabigay ko agad-agad. Mabigay ko ng instant na pag sinabi nila kailangan ko ng ganito, bigay agad ako. Spoil ko pamilya ko. Mahal ko sila eh. Kasi family first ako, kaya ako nandito sa Brusco House. Hindi naman sa ginagamit ko sila. Eh yun na yung parang naging purpose din kung ba tayo nandito eh. Mahal natin na isa't isa. Family first tayo. Kumbaga, family first.
course, nandito ako sa family ko dito sa bahay. At the same time, natutulungan ko yung family ko doon sa biological family ko. Yung pagpunta mo dito, kasi di ba nakaraan, tol, pumunta si Kuya dito, gusto niya kunin yung gamit niya. May kasama ka pang tatlong barangay. Grabe ka naman, Kuya Lokar, parang, ba't ka naman kailangan pa ng barangay? Eh, tayo-tayo lang naman to. Kung gusto mo makipag-usap, pwede ka naman namin kausapin ng, di ba? Parang wala ka ng tiwala sa amin. Hindi ka naman namin sasaktan, Kuya Lokar. May tiwala ko sa'yo, Bumbo. Sana, hanggang huli, yung nagtiwala ka sa amin na, ano, pinakinggan mo kami. Hindi ka naman namin para yung gaguhin na sa mga desisyon na ganyan. Grabe, Kuya Lokar. Ako, masama din love ko, pero syempre, bilang bunso niyong kapatid, eh, hindi mo ako masisisi. Parang, ikaw kasi pinakamatanda, parang kuya na rin talaga tingin ko sa'yo, pero sana nagpakakuya ka sa akin. Ganyan ba ang gusto mong gayahin ko, Kuya Lokar, na pagka malungkot ako, ah, iiwan ko ang kaibigan ko, ang mga kapatid ko. Ayoko nang ganun, hindi kita gagayahin, Kuya Lokar. Masama, ehemplo ka ng kuya sa akin. Kaya medyo masama love ko sa'yo, aminin ko na. Pasensya na kayo kasi talaga naramdaman ko eh, pero syempre, lilipas din naman ang panahon eh, Kuya Lokar eh. Nandito lang kami, basta yun lang. Yun, yung masasabi ko lang, ito, di ba ang ganda mo, Kuya Lokar, bago ako mag-Saudi? Ikaw yung unang umalis. Oo, ikaw yung unang umalis dun sa Borusco. Tapos nagulat ako nun. Sabi ko kay JM, sabi ko kay John na kay La King na, bago ako mag-Saudi, makita ko muna kayong lahat, di ba? Tapos siya yung wala. Nag-outing pa yata tayo nun, men, di ba? Mm-hmm. Siya yung wala, di ba? Siya lang, ikaw lang yung wala. Siyempre, kung sinasabi mo yung family first, men, ako nga nung nag-Saudi ako, sobrang ayoko na ayoko dun. Pero ginawa ko yun kasi para sa pamilya ko. Ginawa ko yun kasi para makatulong ako, ganun. Kahit na sobrang layo, wala akong kasama dun, kahit sino. As in, sarili ko lang yung dala ko. 21 years old ako, kaya loka, resipin mo. Mga 21 years old, ano ginagawa nun? Nag-happenings yun, mga ganun, diba? Hindi naman lahat, pero usually na mga 21 years old, ganun ang ginagawa. Ako, nasa Saudi ako, nagtatrabaho ako, kaya loka. Tapos sabi ko kay JM, sana pagbalik ko, galing Saudi, pagbalik natin dalawa, buo ulit. Sabi ko, buo ulit yung Brusco. And yun nga, diba, pagbalik namin ni JM, may isang umalis, si Merck nga. Tapos bumalik ka, nakuha ka nila Jonah. Which is, masaya din, masaya yun. Tapos, naging masaya lalo nung si Merck is parang natanggap natin siya kasi syempre alam naman natin yung pagkakamali talaga ng isa't isa. Ano naman tayo eh, kumbaga mapagkumbaba, 'di ba? Sabi nga nila kung sino yung nagbababa, siya yung itataas. Which is ganun yung ginawa namin kay Mark, Kuya Lokar, 'di ba? Tapos nung umalis ka kasi, Kuya Lokar, alam mo yan, wala ako noon sa Brusco House, wala ako dito noon. So nagulat lang ako na kinuwento sa akin nila Jane, nila John, nakita ko na lang si GC na parang nagdesisyon ka na umalis. 'Di ba nung nagkakita-kita tayo, nagkausap-usap ulit tayo. Tinanong kita, sabi ko sa iyo, Kuya Lokar, ano ba talaga yung pinaka reason. Bakit ka umalis? Yun nga, sabi nila, di ka na daw masaya, ganyan-ganyan. Parang hindi ko lang magets. Sasabihin mo, hindi ka masaya. Minsan nga, pag may problema nga tayo dito, nagmi-meeting naman tayo. Pag may problema isa sa atin, tutulungan ang isa. Yung problema kasi na yan, problema na yan eh. Kumbaga, huwag mo nang isipin ang problema. Mas mamu-problema ka lalo. Kasi nga, problema na. Ikaw yung pinakamatanda, pero parang anong nangyayari? Parang ikaw yung, ano, yung utak mo pabalik. Utak niya pabalik. Imbis na ang utak niya paahon, ang utak mo pabalik. Parang ganun. O, natandang paurong. Kumbaga ganun. Hindi naman ako galit sa iyo, Kuya Lokar, alam mo 'yan. Syempre sa bangkaan, tayong tatlo nila JM Harris lagi magkakasama. Para sa akin pag nakita kita siguro sa bangkaan, parang awkward na sa akin. Para alam mo yung oh, okay. Oh, Bruce, parang naging Bruce ko pa din, pero yung tipong parang oh nga pala si Kuya Lokar. Parang mapapaganon kami niyo, parang hindi ka sanay, no? Kasi syempre kapag ka nagbabatian tayo, oy, ano, JM, ganyan, 'di ba? Ganun tayo eh. Kumbaga kahit makita lang sa malayo, talagang nagbabatian. Kumbaga ngayon parang pag nakita kita, Kuya Lokar, awkward na sa akin. Para ang tingin ko na sa iyo yung parang mga kaibigan ko na hindi ko talaga close, parang ganun. Elementary, high school. Oh, yung mga ganung kaibigan. So, yun lang, Kuya Lokar, pero masaya naman kami kung saan yung decision mo. Pero lagi lang namin sasabihin sa iyo na, Kuya Lokar, if ever man, ngayon napapanood mo to, magbago yung isip mo. Sana i-reach out mo agad kami. Ready kami nakausapin ka, bigyan ka ulit ng advice if ever na gusto mong bumalik, kakausapin ka namin, huwag kang mag-alala, Kuya Lokar. Hindi ka namin sasaktan. Hindi kami ganon, Kuya Lokar. Wala ganon dito, dude. Tsaka, yun, wag mo lang isipin na sasaktan ka namin, Kuya Lokar. Hindi namin gagawin yan. Gusto ka lang namin ulit makausap. Pinagpe-pray ka pa din namin. Huwag kang mag-alala, Kuya Lokar. Kaya lang, men. Idadagdag ko lang. Kasi, di ba nung parang kinontak mo si Kuya Lokar na sinama ulit sa grupo natin, di ba? Willing naman daw siya. Pero, kahit yung titingnan natin na ngayon ko lang sasama, plus 4K may kinikita natin, isinantabi natin yun eh. Oo, sinantabi namin yun. Tapos, one time, nagkaroon tayo ng meeting, umiyak si Kuya Lokar, parang nagpapatulong sa YouTube, na gusto niya rin mag-YouTube, tapos mamonetize. Nagsabi siya na, promise, magtiwala ka sa akin, hindi na ako aalis. Umiyak ka pa nun, Kuya Lokar? Umiyak ako, Kuya Lokar, pero ang ginawa namin, dahil nga sobrang malaking tiwala namin siya, dahil kaibigan, kapatid ka namin, tulungan ni Jonah, di ka pinabayaan. Pero ano nangyayari ngayon? Yung promise mo
na hindi ka alis. Wala, hindi. Ako, pag ako nag-promise, talagang tinutupad ko. Hindi ako magpa-promise kung hindi talaga kaya ito pa rin. Hindi ko sasabihin promise yun. Pero ikaw, nag-promise ka. Talagang sabihin mo, hindi ka alis. Pero eto na talaga. Pero masasabi ko lang, Bruce ko Bruce ang pinakamagandang nangyayari sa buhay ko. Kaya hindi ko ito iiwan. Itagaan niya sa bato yan. Kung baga, kung wala man YouTube, kung ano, magkakasama pa rin kami. Magkaibigan kami hanggang uli. Brothers for life. Basta, ito na ako, Ilowar. Parang sana maging tama yung decision mo. Sana maging... Although, nakikita ko talaga na parang hindi ka magsasucess dyan sa ginagawa mo, eh, sana magsucess ka pa rin. Pero, kung Ilowar, napakasarap magsucess kasama ang pamilya nito. Wala naman sihigit pa sa mga kasama ko ito. Hindi ko talaga iiwan ito. Sana yun din ang nasa isip mo. Kaya lang, mas pinili mo yung pinili mong decision na yan. Yung sa akin naman, Carlo. Sa totoo lang, ako yung pinakaunang nagduda talaga sa'yo. Ako pa ngayon nagsabi kay John na nakakailangan ng kontrata eh. Ayoko nga magkaganito. Kasi masasayang yung pinaghirapan namin dati. Natin. Nung nawala ka, nawala na din halos lahat. Kami lang natira. Kaming tatlo nila ano. Halos walang-wala na kami. Ginagapang namin nila Jonah. Kahit na ulan. Para lang magbumuli sa YouTube. Ginagapang namin para kumita. Tapos nung kumikita na, sinama ka namin. Nasa ginhawa ka na. Hindi mo na naranasan yung kahit anong hirap. Tapos iiwanan mo kami ng ganito. Parang napakasakit namang isipin na ano. Parang wala lang yung pinaghirapan namin dahil parang sumabit ka lang sa ginhawa. Tapos nung parang nakikita mong nagkakaproblema na, umalis ka na. Parang iniwan mo kami bigla. Parang hindi ka talaga nagtiwala sa kakayahan nating lahat. Parang ano ng grupong to. Parang nasa isang barko tayo. Then nasusunog yung barko nyo. Then siya yung tumalun. So, yung sinasabi mong hindi ka na masaya. Hindi ka naging masaya kasi umalis yung girlfriend mo. Yun, direct to the point na ako. Nung umalis si girlfriend mo, hindi nabalik, pinilit mong maging mag-isa. Mas nanatili ka sa basement. Tapos nung umalis ka, sa likod ka pa dumaan. Pero eh, kayang-kaya mo kami kausapin dito. Parang mo namang may ginawa kang mali para tumakas ka sa likod. Yun, tsaka hindi pumasok din sa isip ko yung aalis sa Bruce ko. Kasi eto na yun eh. Bonus na yun, nagkakapera tayo eh. Hanggang pagtanda na to, tapos iniwanan mo kami ng ganon. Lahat ng bagay na natatamo mo ngayon. Hindi lang yan dahil sa Bruce ko, dahil masaya ka dito. Tsaka nandito tayo para magtulungan. Nung wala ka sa Bruce ko, sino ba tumulong? Kami din naman. Tayo-tayo din naman yung magkakasama. Ngayong girlfriend mo lang nawala dito lang sa Bruce ko house, hindi ka naman iiwan. Nawala ka na din. Para namang buong buhay mo naman yata na iaalay mo yung buhay mo doon. May mga kaibigan ka. Paano kung iniwan ka bigla ni Lizette? Sa aming kababagsak, kami ang lalapitan mo. Kasi ang number one na makakakilala sa'yo kung sino yung pinakamatagal mong kilala, kami yun. Itong brotherhood na to. Bakit naman sumagi sa isip mo yung umalis sa ginhawa at maghirap ka ulit? Pare, ako, eto, bobo-bobo ako pero never kong naisip umalis sa Bruce ko Bros. Mas inuna ko pa nga to dati kaysa sa trabaho, di ba Jonah, no? Pinapagalitan ako ng tatay, nanay ko. Wala eh, masaya ako dito. Mahal ko to, tsaka nagtiwala ako. Yung pagtitiwalang yon, ayan, nagbunga. Magkakasama na tayong lahat ulit. Although may nawawala, going pa rin tayo kasi may tiwala tayo sa isa't isa. Yun lang ang panghawakan natin, pero ikaw bumitaw pa eh. Dami pa naman natin talagang bala. Tsaka yung kontrata pa lang nabanggit ko, sa'yo lang dapat talaga yung kasi may doubt kami. Pero hindi namin ginawa kasi nga kapatid ka namin at gusto lang namin tulungan. Ayaw namin ikaw naghihirap, ang hirap-hirap magtrabaho sa Shell. Yung baga mo, init. Inalis ka namin doon para matamutong ganito. Cheat code na to sa buhay. Ako sa totoo lang kung wala yung Bruce ko Bros, mahirap ako. Baka nasa ano ako, nasa ibang bansa. Pinipilit na ako talaga. Pero sabi ko, di, hawakan ko to. Tumatakas ako. Yan. Naka-uniform ako. Diretso ako lang yun na hindi sa trabaho. Yun, sa akin lang masakit kasi yung pinaghirapan namin parang binaliwala mo sa ginawa mo. Yun lang nasabi ko, hindi naman ako galit. Nasaktan lang. Nasaktan lang. Ako galit din yung nararamdaman ko. Hindi, wala akong kahit anong galit na nararamdaman sa'yo pero talagang nasaktan ako. Talagang ramdam ko rin na nasaktan mo kami lahat dito na kapatid mo. Kasi talagang isa ka rin sa dahilan eh kung bakit din ako nasa Bruce ko. Kasi kung sa pagkakala alam niyo po, yung matagal na po namin mga taga-suporta. So napunta po talaga ako dito sa kinatatayuan ko, sa Bruce ko, kasi po sa pinsan niya po, si Paolo. Yun ang matay po naming grupo, kaibigan at kapatid. Dinala niya po dito sa Bruce ko, so pinakilala niya po ako sa lahat. Yan, kila Jem, kila Jonah, high school pa lang po kami noon. Tapos nakilala ko din po si Kuya Locar, kaya naging Kuya Locar din yan kasi dati, Carlo lang talaga yung tawag namin dyan eh. Pero nung ano, napagtanto ko na, ay, matanda to sa amin, kailangan kuya, kaya yun. Ako
rin yung pang nagbansag sa kanya ng ano, Paolo Car. Naiwan na tayo ni Paolo, tapos meron tayong usapan dati na hindi na tayo aalis sa ano na to, sa samahan na to, kasi ito nga yung matagal na kasi tayo magkakasama eh. Kumbaga, hindi lang tayo basta kaibigan na makita mo lang dyan sa kanto, kaibigan tayo ngayon. Hindi na ganun yung ano, hindi na ganun yung ano tawag ito, yung bigat natin kasi nagaan na sa pagsama. Oo, pamilya na talaga tayo, nagkasabihan tayo ng problema, tapos nagtutulungan tayo dun sa problema hanggang sa, yun na, hindi pa rin mawala sa isip ko na magagawa mo pa rin yun, na aalis ka sa pamilya na to. Sobrang nangihinayang ako sa oportunidad na to kasi ako, di ba, magbabar ko na dapat ako kasi kailangan ko, di ba, kasi may anak na ako, tapos so, makatulong ako sa pamilya ko. So, naghihirap ako, nag-aral ako, nakapag-aral na ako, nagtrabaho ako, tapos nag-aral ulit ako para sa trabaho, para makatulong talaga ako sa pamilya ko. Kasi ganun naman talaga ang goal namin lahat dito, lahat kami magtutulungan para sa pamilya namin. Tapos nalabuan ako dun sa sinabi mo na para sa pamilya mo. Siguro may point ka na para sa pamilya mo, para maging masaya kayo, para magkasama-sama kayo. Pero para sa akin, hindi mo naisip na paano kayo magse-celebrate ng pamilya mo kung ano, nang ganun pa rin kasaya. Ano ka pa, ninong ka pa ni Andrick. Si Andrick yung anak ko, so ninong pa siya ni Andrick. So medyo nasasaktan din talaga ako kasi hindi pa rin talaga makapaniwala na magagawa sa atin ni Kuya Lokar. Pero mahal na mahal kita, Kuya Lokar, kahit anong mangyari, kahit na hindi mo kami pinili or saan, dito pa rin kami para sa'yo. So yun mga bro, bali ako na yung magsasalita. So napakadami kong sasabihin talaga kay Carlo kasi bago yun, nung sinabi nga ni Russell na pumunta din si Carlo, may kasama sa itong barangay, pinamukha na namin kay Carlo lahat-lahat na mangyayari sa kanya, sa amin, pati sa family niya. So binigyan namin siya ng 1 week noon, wala talaga. And then, pinunta pa namin siya dun sa kanila, nag-uusap kami dun sa malapit, nag-uusap-usap kami, then wala na talaga. Ayaw na talaga ni Carlo. Sabi niya noon, nag-uusap-usap kami, okay, ganito, kasama yung girlfriend niya. Okay na raw, pupunta raw sila dito, ganito, ganyan. Wala pa rin nangyari. So, linawin ko lang guys, pinakasumpisa. Tama nga si JM, sumunod sa pulang kwento ko. Bali, ang pinakauna nagbibideo talaga noon, si JM at si Carlo. And then, pumunta lang ako ni JM. Pero mga dancer na kami noon, ha, 2013, nag-YouTube, sumama ako, and then, okay. And then 2014, nag-vine si JM. Pumutok sa vine 2015, kaming tatlo. Sinama na namin yung mga kagrupo na kasi magka-dancer kami, di ba? Magkakagrupo kaming lahat dito. Pumutok na kami, lumipit kami ng Facebook, and then si Carlo pinakasikat na sikat. Hanggang 2016, and then naging mag-shota sila nitong girlfriend niya na nawala na ngayon, di ba? Yung pa lang, iniwan na kami ni Carlo. Kaputukan ng brus-kubrus noong 2016 noon sa Facebook. Alam niya ng mga dating supporters namin na tsaka may ibang viners na kasabay namin noon. And then, nung umalis si Carlo noon, ang bigat. Pero sa amin, inaalala pa rin namin siya lagi kahit di kami niya pinapansin. Kasi syempre, wala namang kaming income sa Facebook, di ba? So, kailangan namin maghanap ng trabaho. Siya, lalo siya, kasi siya yung pinakamatanda sa aming core. Ito nga yung core, yung nasa damit ni Russell. Kasi si Paolo, namatay. Si Paolo, kamangkin siya ni Carlo. Tapos, si Paolo pa yung mas, hindi naman sa pagano, mas may isip kaysa kay Carlo. Kasi si Carlo talaga, guys, parang lagi siyang nasunod-sunod. Parang wala siyang sariling desisyon. Noong unang-una kasi, ang nasunod talaga siya sa amin ni JM, na JM dati. Tapos ngayon, nagka-girlfriend siya. Tablado na kami lahat. And then, 2017, tama nga si JM. Naghanap kami sila sa trabaho. Si Glenn sa Saudi. Si Russell sa hotel. Si JM, Amerika. Ako noon, nagtrabaho ko. Bago pa pumunta na Amerika si JM, nagtrabaho na ako. And then, nung ayoko na magtrabaho, wala na sila. Kumbaga, late na. Si Gary, nasa hotel din. Si King, nasa hotel. Pero, tama din si King noon. Makikita ko siya sa bus. Kahit nakamotor ako noon, papababait ko si King. Kahit papasok na siya, para mag-video lang kami. And then, ang pinaka talagang naging active noong 2018, 17. Basta, 18 nata, yung parang nag-grind kami kasi sabi ni JM, income doon sa YouTube. Kami dalawa ni King kasi Merck, tapos napitik-pitik si Russell, si Vincent, tsaka si Gary. Kasi nga, may trabaho sila, inuunawa ko naman. Kumbaga si King kasi, ano, wala ayaw talaga. Kumbaga, ang lakas ko kay King kasi talaga. Isang sabi ko na, kahit naka-uniform yan, kahit ando si Daddy, niya nandito. May tiwala eh. Wala, yun nga, may tiwala. Kumbaga, wala tablado. Kumbaga, gagawin namin kung ano yung gusto namin. Kasi, guys, napakasarap sa feeling nun. Kung doon ka masaya, yun yung trabaho mo, di ba? So, eto na yun. Eto na yung pinapangarap natin. Carlo, ba't ka pa umalis? Balik tayo doon, 2018. Nabuo ulit. Nabuo, and then umalis si Merck. Pero okay na yun. Wala nang ano kay Merck. Goods na kami lahat. Nung umalis si Merck, kami ni Jay, parang nag-ano kami na, parang si Carlo. Parang gusto namin ibalik si Carlo. Di ba? Kasi nga, ano, eto na yun eh. Eto na yung dream natin. Kumbaga, mabuo ulit tayo. Oo, mabuo ulit tayo. Kasi umalis ka, di ba, dati?
kasi wala tayong income. So ngayon, kukunin ka na namin ulit. Kasi hindi naman sa pag-ano, si Lawrence at si Arnold dati, hindi rin nagtiwala. Kaya bandang ano yun, wala na, kumbaga, hindi sila naniwala. Doon sila bumabalik nun. Kaso, okay na kami ngayon si Lawrence na kay Mark ngayon, kumbaga si Arnold. Parang okay, nawala. Nagibang buhay na rin siya. Nagibang buhay, pero hindi ko na okay, alam. Oh, maganda na rin ang ano niya. Parang in short, tol, dahil nga sa isa tayong samahan na talaga nagmamahala, nakikita natin na nangangailangan sa topa, kinukup ni Jonas si Carl para matulungan. Oh, kumbaga si Carl nun. Dahil nagsigagas-gas ko siya. Oh, pinupunta-puntahan ko yun. Tapos, ako, Carlo, eto, unang sweldo namin sa YouTube. Ganto, ako, unang sweldo. Medyo mataas kasi yung aking konti nun kahit papano. Kumbaga, mataas na siya sa average ng mga normal na trabahador. Hindi ko naman sa nilalait ko kasi galing din po ako sa mag-factory worker din ako. Dalawang beses, may mga yero-yero pa. Mga delikado, yung mga parang maka-back up sa mga computer, yung mga gisa EPSA, mukha lang ng tigabiti yan. Sobrang hirap. Kumbaga, si Carlo, kinuha na namin kasi ang hirap ng buhay niya. Kumbaga, eto na yung pangarap namin, di ba? Eto na yung pangarap nating tropahan. And then, ayun na nga. Nag-usap-usap, ay ito na sinabi ni Kina kontrata. Parang nag-isip din ako dun. Pero lahat kami, nag-majority kami lahat na parang anong silbi ng kontrata? Magkakapatid tayo. May mag-iwalay pa ba, di ba? Wala mag-iwalay. Nung time na yon si Carlo nun umiiyak kasi hindi monetize yung YouTube niya. Kaya hindi pa monetize yung YouTube niya. Siyempre, may ano kami, may doubt kami na naman umalis na naman si Carlo kasi may ganto na naman siya. Pero kahit may ganun kami, agad-agad, minonetize namin yung YouTube niya. 2018 yun. Nung sandaling nagsabi siya. Nung nagsabi siya, ay kami naman, okay naman kami. Kumbaga, isang sabi mo lang, mag-uusap tayo, okay na lahat. Promise ka kasi na hindi ka na alis, mahalin mo kami, ganun. Tinuluan ka namin ng pinakawakan sa ni Jonain. Oh. Pinakawakan namin buong tropa. Kaso nga lang, eto ko na naman, for the second time sa mga hindi alam dyan, ng mga, kasi iba na yung viewers natin sa YouTube kaysa nung sa Facebook eh. Sa mga hindi po, ano, alam, Pangalawang beses na to na si Carlo, iniwan po kami. And then, iba naman ang reason niya naman ngayon. Pero ako talaga... Pero iisa lang din. Oo. Pero, guys, eto talaga. Pag sila nag-video, ano yan, sure, iyakan yan. Kami, totoo lang kami dito. Sila, alam nyo na yung magaling umacting, iiyak yung mga yan. Magre-reason na may sakit, ganto-ganyan. Tapos hindi naman siya, ganto-ganyan. Guys, maniwala ka sa akin, magre-reason na sila. Pero ako kay Lokar, wala akong sama ng loob sa'yo. Kumbaga, may inis lang ako sa ginawa mo. Kasi kung family first ka, dapat andito ka. Alam mo yan. Nung si Carlo, 2019-20, dapat yan may kotse na. Lahat kasi dito, katulad ni Russell, happy 1 million subscribers. Kahapon lang, may sports car na. Ang susunod kay Russell, kumbaga, kunyari, si Gary. Kasi ngayong taon talaga, ang goal ko sa lahat ng tropahan, pati sarili ko, gusto ko magka-kotse sila, kahit di sports car. Pero yung may kotse ka, may gagala mo, family mo, ngayon, pandemic, ang hirap mag-commute, di ba, nag-gets nyo ba? Kailangan ng kotse, and tas Carlo, hindi tayo normal na parang tao na lang ngayon, kasi mahirap din yung mag-commute ka. Oh, hindi naman sa pagmamayabang. Sikat ka. Eh kung may haters ka, ba maganda ka may sasakyan ko. Lahat kami dito. Kung lahat kami, Carlo, kung lahat kami dito, may kotse na. Hindi naman sa kita parang dinidiscriminate na. Tapos ikaw, wala pa. Parang ikaw na yung andito eh. Kung pero baga, dapat meron na siya, di ba? Dati, meron na dapat. Kaso, ano ba yan? Yung mga mag-ano nyo? Sabi niya, bibili na daw siya. Ito na yung pan-down niya, ganun. Tapos sabi ko, oh yun, ayos pala. Buti eh, pumayag na mababang down. Sabi, hindi pa, pinapa-approve pa lang eh. Pero may pera na ako dito kung sakaling pumayag pang down. Tapos, naalala ko, gusto yata yung bumili ng TV nun. Tapos eh, bibili mo ng TV. Kaya mo sa akin, sabi ko, bro, edi mo bibili ka ng kotse. Edi yung pandaw mo, mapupunta dyan. Sayang naman. Kumbaga, hindi ka, yung focus mo, madaling madistract. Hindi nga, Jem. Focus ng kotse. I-rate na natin na, si Kuya Lokar. Huwag natin pagtakpan. Huwag natin pagtakpan. Si Kuya Lokar talaga. Hindi siya yung totally may gusto ng TV, yung girlfriend niya. And then, nakakasado na yung kotse. Ako yung kumausok nun dati sa kalapit naming kaibigan. Tapos, wala. Jonah. Ilang beses siya si kaya Carlo, bibili ng auto na napipigil 2 times ata, 3 times na. Ano ako yung kumakausap kaya ako sabi ko, bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na kasi nakakahiya. Carlo, kung may sarili kang utak, may sarili ka dapat na decision. Hindi yung magbebes ka lagi sa partner mo. Guys, ang partner magbibigay ng opinion, pero hindi lahat ng opinion susundin mo. Ganun yun. Ano yung nangyari na sa'yo ngayon? O, nung umalis ka, di ba, ang goal natin ngayon, magkakakotsi tayo, tas magkakapera tayo, para may pang-business tayo. Tsaka yung YouTube kasi alam mo na hindi naman to permanenteng trabaho natin. Kumbaga nag-iipon tayo dito parang pang-business. Kaya hindi talaga totally talaga trabaho itong nararamdaman ko dito. Parang ito yung way namin para ma-express sa buong mundo, sa lahat ng tao na magkakasama kami at masaya para ma-inspire yung iba mga bataan na dapat pala nagre-rely din sila sa mga kaibigan nila, hindi sila nagtataraiduran. Kasi kami yung pinaka parang masasabi kong example ng isang perfecto pagkakaibigan eh para sa akin. Oo, nag-aaway din kami talaga.
talaga. Normal yun. Wala namang perfecto talaga ang pagkakaibigan, di ba? Tulad nga sa tao, wala rin perfecto tao. Nagkakaaway-away din kami. Pero yung pagkatapos namin mag-away, pag nagbati-bati na, lalo kami tumitibay. Ganun ang samahan namin eh. Parang si Lord, bibigyan ka ng pagsubok, and then pag nalampasan mo, lalo kang titibay, huwag ka lang susuko. Di ba? Hindi guys, katulad ni Vincent ngayon. Wala si Vincent ngayon. May sarili siyang problema, pero tinutulungan pa rin namin siya. Layo lang siya, wala. Hindi siya alis. Eto, ngayon ko lang ata sinagot to. Kumbaga, si Vincent, may problema, wala rin si Crystal dito, yung girlfriend niya. May problema lang sila na inaayos. And then, sabi ko sa kanila, pagsubok lang yan na dapat malampasan nyo, hindi nyo tatakasan. Lampasan, hindi tatakasan. Gets? Hindi na namin nilalabas kung bakit. Ewan ko kung mag-video na lang si Vincent about sa problema niya. So, ang focus natin ngayon si Carlo. Hindi, marami siyang tatanong na si Vincent. So, sinagot ko lang dito sa Bruce ko, Bruce Channel. Back to Carlo tayo. Sinabi ko kay Carlo no na, explain ko sa income niya. Carlo, eto income mo, Brusco Brothers. Ang Brusco Brothers, lampas pa sa pagiging manager dito sa Pinas kung sumweldo. O, alam mo yan. And then, sa sariling channel mo, nandito ka na sa Brusco House. Mas malaki pa yung sweldo ng YouTube channel ng Brusco, yung cut mo, gets mo. Tapos, pag nandito ka, maraming sponsor. Paano ngayon, ngayong umalis ka, paano na tong income mo? O, isa-isayin ko ulit, ngayon wala ka na. Carlo Brusco Bros YouTube channel, wala na. Carlo YouTube channel mo, hindi naman sa dinadaon kita, mababa na ang views mo kahit nandito ka. Ano pa, kung mag-isa ka dyan sa inyo. O, di ang hina, ito yung pinaka-trabaho mo, sponsor pa. Pag nagkaka-sponsor ka, pati lahat tayo dito, nagbebe sa Brusco Bros na YouTube channel. Ako pa nagturo sa'yo kung paano kumuha ng sponsor, Carlo. So, paano mo magagamit ngayon yung YouTube channel ng Brusco Brothers sa mga sponsor kung wala ka dito? Kung hindi ka na legit na Brusco Brothers. So, sa mga upload dito, guys, kung ipinipiim naman kayo ni Carlo na Brusco Bros siya, na ginagamit YouTube channel, sorry po. Wala na eh. Kumbaga, siya naman po yung nag-design. Kumbaga, sa amin dito, Carlo, kung babalik ka, diba sabi ko sa'yo, Carlo? Carlo, kung aalis ka man, hindi ka naman kabalik. Pero, nadadaan yan sa usap. Kasi maayos ako kausap eh, Carlo. Kilala mo ako eh, rekta-rekta ako, pero malambot ang puso ko sa tropa. Si Carla pa nga, guys, yung girlfriend ko pa nga, selos na selos sa mga to. Real to, kasi mas inuuna ko to mga to. O kahit buntis yan, talagang focus tayo sa tropa, sa Brusco Brothers, sa Brusco family. Ginapapabayaan ko na si Commander kahit buntis, di ba? Yun yung kinasay selos ni Commander. Kumbaga, itong mga tropa, hindi tropa to, hindi kaibigan, kapatid talaga. Ang turing ko rito, parang kuya ko, parang si Kin. Yung totoong kapatid ko, ganun talaga dapat, Carlo. Kasi kung di mo kami tinignan ng ganyan, talagang eto na tumatak sa isip ko. Ginamit mo lang kami sa pera. Hindi, real talk lang to. Kasi, nung sinid ka namin sa Shell, kailangan mo ng pera, 18, 19, 20, 20, 21, kailangan mo ng pera ng mga time na yon. Eh, ngayon, nung wala na yung girlfriend mo, guys, kasi ito ah, bago tayo pumunta doon, may sasabihin lang ako kung bakit ba umalis si Lisette. Sabihin ko na, si Lisette, may nagawang kalokohan. So, mabigat na kasalanan. Oh, mabigat to, kasi matagal na pala itong nangyayari. Wala pa po pala kami dito, and then, ginagawa na niya. Kumbaga, basta lahat po nung girls, may kasalanan siya, and then, sa amin pong Brusco Brothers, may kasalanan din po siya. Pero, nag-adjust po kami yung Brusco Brothers. Nagulat kami lahat, lalo sa akin. Mas marami pa pala siyang kasalanan sa akin kasi ako yung pinaka-close niya. Parang best friend ko siya sa mga girls, guys. Sa mga hindi nakakaalam, kaya sobrang sakit. Pero tinanggap ko, sige, dito ka na lang muna. Sige, dito ka na lang muna. Huwag kang aalis. Yung problema, kinausap namin yung problema yan, inaharap yan. And then sa girls, kinausap niya. Siyempre, yung mga girls, kilala nyo naman kayo. Kaya mga, kung mga may babaeng mga nakapanood dito, iba naman yung damdamin nyo kaming pride, sa mga lalaki. Iba yung pride nyo. Sa aming mga lalaki, okay, gito. Eh, sa mga girls kasi, dapat yan. Talagang, alam mo yung parang naliligo ka, sinusuyo, para bumalik yung tiwala. Parang kunyari, si Russell, niloko si Jelay. Gagawa si Russell ng way para mapatawad siya yung tiwala, para maging sila ulit. Parang ganun. So, parang wala, parang ayaw ng ganun. So, parang naging solusyon na ni Baby Kyoko sa parang naging problema niya, sa kasalanan niya, imbis na suyuin niya yung girl, mas pinili niya lang umuwi, huwag na bumalik dito. Lampasan yung problema. Tapos parang siyempre, pang nakikita ko, natak nila rin si Kyoko. Tapos yung trabaho natin siya, I'm in love with my boss, na nakakaya naman sa mga tao na inaantay nila, eh, hindi na natuloy natin magawa dahil nga sa ginawa niyong kalokohan. So, eto na guys, kaya hindi na, wala nang I'm in love with my boss. Tama rin, maraming mga viewers tayong matatalino talaga na may ganto ganyan na si Lisette at si Carlo kasi sila
sila yung main characters. Pinagkatiwalaan natin sila dalawa. Pero pero ang sinabi ko nga sa Ricardo no, dahil kay Lisette, wala akong pakialam kahit hindi matapos yung mga series niya kasi ang brusko-brus na hindi tinatapos yung series. Pasensya na kayo, guys, kasi tao lang din naman kami, pero pinasukan namin yung I'm in love with my boss. Ito i-spoil ko na, sabi ko kay JM sa brusko, kay Jose sa cameraman namin, na yung I'm in love with my boss, gawin nating 100 episode. Kasi nga, para meron tayong isang tapos na mahaba, yung series na maganda, yung talagang ganun. Kasi pinaghahandaan po namin yan, guys, sobrang hirap po gumawa ng series. Napakahirap. Lalo na daily. Lalo na hindi rin tayo professional. Oo, hindi professional. Wala. Oh, yung ano palang script eh. Ginawa lang namin yung best namin kahit alam namin hindi naman siya talagang maganda. Parang ganun. Siyempre, bilang hobby na magkakapatid, magkaibigan, meron tayong project na maihahandog sa inyo. Tulungan. Nakita ko naman na nagustuhan nyo. Pasensya na po kayo na hindi na po kami matatapos. Pero hindi kami galit kahit hindi natapos yung I'm in love kasi hindi naman tayo tumitingin. Oh, hindi naman tumitingin. Ang gusto pa namin eh, okay, kahit wala na yun, tara, mag-ano na lang tayo. Normal na video tayo, mga challenge, short film na normal, scene by scene. Basta gusto lang namin, andito kayo. So, ang tagal kong sinuyo si Cardo, din si Lisette po, sinusuyo din namin. So, lahat ng pabor, binigay mo na. Lahat ng pabor, binigay ko na, pero wala talaga. Ayaw nila dahil nga yung kasalanan niya sa girls. Ayaw niyang harapin yung mga problema niya sa girls. And then, si Carlo ng halang naipit. Hindi siya family first para sa akin. Ano siya? Girlfriend first. Kasi, inuna niya yung girlfriend niya, yung emosyon ng girlfriend niya kesa family niya. Kasi kung family person siya, nandito siya, kumikita siya ng pera para sa family niya, paano yung masi-celebrate yung may birthday si kapatid niya, may birthday si tatay niya, may birthday si nanay niya, mga kamag-anak niya. Paano siya makakabili ng mga pagkain, lalo ngayong pandemic, Carlo, ang ipon mo. Mabilis maubos yan, Carlo. Alam mo kung magkano yung ipon mo? Kasi lahat tayo dito eh. Kung baga lahat tayo dito, magkapatid, tatanong tayo, oh, magkano yung ipon? Oh, ganito, bili ka na ng auto mo ha, para mayroon ka. Oh, kung di pa kaya, paano yung bahay mo? Paano yung bahay nyo ngayon na tinitirahan, na hinuhulugan mo? Kami dito, concern kami, di ba lagi tayo nag-uusap, Carlo, paano mo babayaran yan? Tapos lagi mong nire-reason yung uncle mo na ganto-ganyan, na medyo ginigipit kayo, may sungit eh. Nakausap namin uncle mo, napakabait. Huwag kayong dadamay ng ibang tao para, no, para sa sarili nyo ng desisyon, yung parang ganyan. Kasi dito, di ba, pre, pagka, halimbawa, ako, kasi may pagkakataon na talaga namang problema sa pera, tol, may binabayaran akong ganito. Bibigyan nila ako ng idea pa ano solusyonan. Ganun kami dito. Ano nga lang eh, pinapautang nila ako ng pera, pero syempre dahil nga bilang auto, ayoko talaga ng utang. Mas pinipili ko yung solusyon na binibigay nila sa akin na para magawa ng paraan yung problema ko. Ganun dito, pag may problema isa, pag may meeting lahat, ipubuhos lahat ng power, lahat ng lakas para matulungan yung isang tao na nangangailangan. Ganun talaga dito, promise. Saka yung sinasabi kong family first, big example na dito si Gary, may anak siya. Tapos si Russell, lola niya. Tapos ako, may tatay ako, men, may sakit. Halos lahat naman? Oh, 'di ba? Halos lahat naman. Di pamilya talagang uuwian. Sama-sama tayo dito para sa kanila. Eh, ito ah. Kano, family first ka. Pero yung tatay mo, kahit anong communication, wala. Alam mo naman, di ko lock. May cellphone ba yun? Parang wala naman. Si Kuya Poti, Carlo, yung tatay mo, pumunta kila JM nun. Tanda yun, di ba? Dati yun. Sa parang, ano, karamdam siya eh. Hindi ko alam siguro, narinig-away kayo. Pumunta siya kila JM at nagtatanong. At nakikiusap na, bakit ganito? Bakit tinanggal ni... Ba't tinanggal ko si Carlo? Parang ganun. Tinanggal daw ni Carla si Lisette kasi nag-away daw. Nung sinabi ni JM lahat-lahat, nariwanagan, then naiyak si Kuya Poti. Yung tatay ni Carlo po naiyak kasi nga, bakit ganun? And then pinaliwanag namin na ang dahilan po yung girlfriend. Yung pala din, yung airpot ni Galokar, eh parang ayaw na rin kay Bebe Jo kasi nga yung dalawang anak niyang babae daw pinag-away. Sinabi ni Kuya Poti yun eh. Ayun na. So, kung napapanood ito ng mga patid ni Carlo, may mga hinanakit sa niya mga yun eh. Mga nagko-comment-comment pa eh. Oh, basta sa akin, naging party kayo ng... Hindi, may wait lang. Papanood nila nagsabi. Oh, naging party kayo ng ano namin, ng buhay din namin kasi kapatid kayo ni Carlo. Si JM. Oh, si Jeric. Oh, naging party ng buhay namin. Oh, si Gary. Ito, yung kapatid niya. Oh, ako. Oh, tinanggap niyo sila Kuya dito, sila Jonjo, sila Mark, sila Gami. Kumbaga lahat tayo dito, kapatid mo yan. Tatanggapin natin yung pamilya. And then, ayun pa, yung natatanggap ko sa kanila. Pinag-aaway kayong dalawa. Kayong kapatid ni Caro, pinag-aaway kayo. And then, si Kuya Poti pa nagsabi sa amin niya. Pardo ang ginagawa. May nasabihin daw dito, may nasabihin daw dito. Ang resulta, mag-aaway. Papanurin niya. Papanurin. So, ayun. Yun ang nangyayari. Kaya... Oo, ako totoo, pero hindi, tatay ni Carlo nasabi. So, andun si tatay ni JM, yun na lang magpapatunay. Bakit ba? Ganyan ka mag-isip? Kung family first ka, unahin mo sila kaysa sa girlfriend mo. Mas may alam ka pa sa amin about kay Lord, di ba? About kay Lord, tapos bakit ka ganyan? Girlfriend, si Lord, family, ganyan ka. Hindi sa pagano, ganyan ka, Carlo. Bakit ganon? Simulat sa pool. Girlfriend mo, umalis ka dati. Ngayon, girlfriend mo pa rin, umalis ka.
Umalis ka, paano yung family mo ngayon? Magtatrabaho ka sa iba. Magtatrabaho ka niyan. Ang ipon, madaling maubos. Ilang buwan lang. Kilala ka namin, Carlo. Napakatipid mo. Pero once na masabihan ka, gagastos ka. Gagastos ka para din sa kanya. Hindi ko sasabihin parang maluho. Pero madali lang yung ipon yung Carlo. Baka ilang buwan pa lang, mag-PPM ka na sa amin. O kaya nagtatrabaho ka na ganito yung sweldo mo, pinapahirap mo sarili mo. Then yung nanay at tatay mo, natanda na, paano pa nagkasakit sila? Hindi ko naman sila magkasakit. Paano? Kasi lahat naman ng matatanda, malapit sa sakit. O paano? Paano mo papa-hospital yun? Paano mabibili ng gamot yung mga kailangan nila kung ikaw nagtatrabaho na naman doon sa mga dating trabaho mo? O kaya kahit humanap ka ngayon, makakatagpo ka, mga 10K monthly, 15K monthly. Hindi ko siya manamaliit. Kumbaga pinamumukha ko sa'yo, Carlo. Yung utak mo, mag-pray ka na, ano, bigyan ka ng knowledge. Hindi ako sa nagyayabang, kumbaga, ba't ka ganyan? Gusto ko tayo matulungan, pero ganito parang sinusukli mo sa aming mga kapatid mo. Pati mga aso mo dito, pre, 3 weeks mong walang paramdam. Inalagaan namin na talagang buong puso namin na wala kaming sumbat. Kumbaga sinasabi lang namin lahat. Inuha mo mga gamit dito, wala ka man ng paalam sa amin. Wala, normal ka lang. Wala naman kami sumbat kay Lowar, pero parang binili mo lang yata si Joe para ipang-content eh. Kasi hindi mo masyado hindi. Nalaga. O si Carlo nag-vlog nito lang eh, kahapon natin. Hindi nag-alaga si Carlo dito ng aso. Pinangko-content lang, hindi binabayaran si Daddy. Ayoko magsalita ng about sa'yo, yung mga ganito, mga negative, pero ang hirap mo. Yung utak mo, pang elementary. Naniniwala ako kanina-kanino, wala ka sariling desisyon. Kaya kung mapapanood po ito ng mga kamag-anak nyo, Carlo, wala na kaming ano dito. Kasi alam naman ni Uncle Eddie lahat eh. Diba? Nag-usap-usap tayo. Baka kasi magalit sa amin eh. Baka magalit sa atin eh. Si Carlo po, umalis po. Gawa po ng girlfriend niya. Kasi umalis din. So, yun na yun. So, ngayon, hindi lang po kami magsasalita dito. Magsasalita din po yung mga ibang kaibigan natin dito, mga kapatid natin dito. Family tayo dito eh. Kasi po, Brusco Bros, yung sa Corlac, pero lahat kami ito, Brusco Family, yun talaga yung pinaka-pinangawa ko. Extended family tayo, so ngayon, magpagsasalitan na natin lahat. Si Kuya Lokar talaga, talagang napakatagal ko na nakasama yan simula nung bata pa ako. Noon ako pa siya makilala kay Sakala Kuya Jim, hindi pa niya lang kakasama sila Jo, nakilala-kilala ko na si Kuya Lokar kasi nasa playa lang kami, magkakasama talaga. Nakakalaro ko pa yan sa basketball bago bigla siya nagsakristan na nakasama naman ni Kuya Jim, eh lagi ako nakasama kay Kuya Jim. Kaya si Kuya Lokar talagang kuyang-kuya ko yan. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon eh, pero talagang napakabait niya ni Kuya Lokar. Lagi ko pang kasama yan pag maggagawa kami ng bukayo sa bahay. Talagang napakabait niya ni Kuya Lokar, kaso nga lang, ko alam kung bakit umalis pa siya, kung kailan napakalaki na ng pamilya namin dito. Kami pa yung parang hindi mismo yung core dito, pero kami yung talagang nagtsatsaga, saka talagang ang ganda kasi nasamahan dito eh. Para bang wala ka na makikita ang pamilya na gaya nito. Walang-wala na talaga. Saka hindi ko alam kay Kuya Lokar kung bakit niya naisipan pa yon. Ito yung pamilya na tutulong sa kanya para umangat siya. Saka ito yung tutulong sa kanya para mabuhay niya yung kanyang pamilya. E kaya hindi ko na alam kung anong mangyayari kay Kuya Lokar ngayon, pero masasabi ko, napakalaking sayang ang pamilya to pag nawala ang isa. Kay Carlo, nanginayang ako kasi una nakita ko kay Carlo nung magsasayaw pa ako dati. Tapos sila Jonah, nagpapadorong sayaw. Doon ko unang nakita si Carlo. Maputing tisoy na pa yan. Tapos magaling siya makisama. Hanggang sa, yun nga, yung sa Brusco na. Nung unang umalis si Carlo, nang hinayang ako kasi nagtatrabaho nun. Hirap na hirap ako sa Metro Bank. Tapos ang layo ko pa. Tapos sila Jonah, sisimula na sa Brusco, nakita na ng pera. Tapos biglang umalis si Carlo. Tapos, ayun. Kasi kinuha ulit nila Jonah. E di natutuwa ako kay Carlo kasi hindi siya napasok sa Shell. Kasi lagi ko nakikita yun, nagpapagas ako sa Shell eh. Gawa yung gamit yung motor. Tapos kinakamusta ko siya. Sabi ko, dali ka na kay sa Brusco. Kasi kaysa nandiyan ka, 300 lang naman sa sweldo mo. Lumago na siya dito sa Brusco Farm, tapos napunta na sa Brusco House. Tapos ang ganda ng bonding namin, ang tawag niya sa akin, Kuya Ezra. Tawag sa kanya kay Lokar kahit magkaedad lang kami. Tapos masaya ako sa kanya kasi nga, kinikita niya ngayon, hindi niya kinikita dati. Tapos sobrang laking tulong sa family niya. Kung makikilala niya yung family ni Carlo, laking tulong talaga nung sa Brusco. Kasi marami siyang pera. Tapos magaling si Carlo mag-ipon. Tapos one time, naabutan ko sila Carlo sa si Lizette, nag-aaway. Babatuan naman sila. Nagulat ako kasi first time yun. Yung pala dahil sa may mga binibiling bag na nagugulat si Carlo, meron pala. Tapos yun, tropang isla ko yan si Carlo. Sobrang saya nung pagsasama namin. Nasama lagi sa vlog ko yan si Carlo. Tapos yun lang Carlo, pag-isipan mo mabuti kasi napakalaking kawalan kasi alam mo nung pagtatrabaho tayo sa labas, sobrang hirap, sobrang OTY, mga ganun. Tapos ngayon, ang trabaho ngayon, masaya ka na, nag-e-enjoy ka. Tapos hawak mo pa oras mo, tapos ganito. Masaya ka lang, parang
ang trabaho kasi sa Bruce ko yung i-video mo yung sarili mong kaligayahan, tapos papanoorin ka ng ibang tao, tapos yung mga ibang tao nasa iya din. So pag-isipan mo, kasi unahin mo family mo, kasi ang girlfriend, asawa, nawawala yan, pre. Ang pamilya, ang pamilya, pre, nandiyan lagi para sa'yo. Kagaya ko, basta yun, kagaya ko, yun nga. Basta karoon na, yun, naiyak ako eh. Kasi inisip ko pamilya mo kung paano eh. Kasi yun nga, yung tatay mo, kung mapapanood mo yun, talagang tago sa puso ko yun. Basta, Carlo, mali mo pamilya mo, promise. Promise talaga, pamilya mo muna, bago iba. Yun, ako yung lokar, sayang. Ikaw pa man din yung matanda dito, I mean, vibe ka sa lahat, hindi ka KJ, G ka sa lahat, basta sa Brusco. Tapos, ayun nga, walang dull moment kapag kasama ka, G na G ka sa lahat, basta ayun nga sa Brusco. Kaso, sayang eh, kalaro ka namin sa basketball, sa baba, team basement, kalaro ka namin yung mga ano online games, nakasama ka namin mag-ML. Unang nakasama ko si Kuya Lokar, 2015 ata yun, yung third year high school ata ako nun. Sinama ko nila Jono dun sa video na ano, tamporado ata yung una, o yung ano, yung tumbang preso. Tapos, tawang-tawa ko kasi ang galing magdala ni Kuya Lokar. Kumbaga parang sa point of view mo na parang hindi ka kasama doon, parang no OA yan ka. Pero hindi mo alam na ang galing pala magdala ni Kuya Lokar ang character. Isipin mo, kaya niya magbakla-baklaan, kaya niya maging ghetto, kaya niya yung tulad doon sa ano, I'm in love with my boss. Kumbaga, ang laking liability niya as a person na kaya niyang, ano pa, kaya niya pang mag-grow. Sayang din kasi ikaw magandang ehemplo ka sa amin na ano, kaso yun nga, umalis ka. Ang ano lang namin, concern lang, sayang kasi, kumbaga sabi mo family first nga eh, bakit parang umalis eh, kasi nga lahat naman dito nabuo nga eh, kasi family first. Kumbaga mag-iipon tayo dito, lahat ng parang mapupundar natin dito is para sa pamilya, kumbaga nagsasakripisyo nga tayo para sa pamilya. Kung ikaw nga ano, swerte ka nga, kumbaga kasama ka sa core kami, yung ano kami, pero hindi namin naramdaman na ganun, kumbaga never namin naramdaman na left out kami dito, kasi family nga tayo eh, sabay-sabay nga tayo mga te. Sana yung decision niya yan eh, decision mo talaga, hindi decision ng iba. Kumbaga hindi tama yan eh. Tapos ang masasabi ko lang, sana inuna mo yung utak mo kaysa yung puso. Kaya nga nasa taas yung utak natin eh, utak muna bago puso. Tsaka kung pamilya talaga ang inuna mo, hindi magsasalita yung tatay mo ng ganun na yung yan. Kasi na ano eh, nalaman ko din eh, hindi magsasalita yung tatay mo ng ganun na kung family first, wala siyang sasabihin na masama na bakit ganito yung nangyari, but ganun. Yun nga, well, Lokar, sayang din kasi yun nga, ang sakripisyo sa pamilya. Ako, nandito nga ako. Kumbaga, pinaglaban ko to sa nanay ko kasi once in a lifetime opportunity na makapunta sa ganito, na mag-grab yung chance. Lalo't ngayon, pandemic, mahirap kumita ng pera, di ba? So, sayang talaga. Kaya, ayun, sana masaya ka sa decision mo. Kumbaga, eto, yung sabihin ko na, ang tunay na tropa, hindi sugarcoat yung sinasabi mo. Kumbaga, ang tunay na tropa, sasabihin sa'yo harapan, kahit masakit yung salita, isasampal sa'yo kasi ayaw ng mga tunay na tropa mo na magkakamali ka. I mean, hindi nga tropa kasi kapatid nga eh, kaya nga diba nandito tayo, magkakapatid tayo. Sana, ano, hindi mo mapabayaan yung pamilya mo kasi ginawa mo ngayon para sa pamilya mo. Yun lang, kay Lokar. So yun, kay Lokar, una tayo nagkakilala nung, ano, 2015 yung sa Beast Mode. Parang sobrang idol taga kita nun kasi nakakatawa talaga yun. Talagang sobrang, ano mo nun, nakaka-inspire ka sa akin nung una. Hanggang ngayon din naman kay Lokar. So yun nga, tapos tropang basement pa tayo, tapos tropang hagdan pag nagpe-fellowship. Yun nga, sana masaya ka sa naging decision mo. Sobrang saya natin dito kay Lokar, yung bonding natin, talagang hawak mo yung oras mo. Sana maging masaya ka dyan sa decision mo na yan. Ayun kay Lokar, ako mag-thank you sa'yo dahil isa ka sa mga naging ka-close ko dito sa Brusco House. At una tayo nakita ko yung sa MOA noong 2015 kasama yung buong Brusco. Tapos ikaw talaga yung nakausap ko, ikaw yung pinaka naging malapit sa akin kahit na di na tayo nagkakasama 2016, 17, 18. Nagkakachat pa rin tayo. Tapos parang ikaw din yung nag-motivate sa akin na makapasok dito na bilang editor sa Brusco House. Yun nga yung huling usap natin at kuya, nagkakwentuhan pa natin yung mga memories mo noon noong 2015 na ikaw yung sobrang sikat, sa lahat nagpapapicture. Akala ko naman kaya natin pinagkakwentuhan yung siguro inaalala mo yung masasayang moments, pero siguro parang kanyanis na pala yun na parang nagpapaalam ka na inaalala mo na lang. Tapos yung sumunod na araw nun, umalis ka na. Diba, nagkakwentuhan tayo sa investing na ang goal natin ay tayo mag-break ng chain ng poverty sa pamilya natin kasi diba pares tayo, nanggaling hindi naman tayo mayaman, nanggaling tayo sa hirap. Kaya masabi ko, Kuya Lokar, sana hindi mo pagsisisihan yung desisyon mo. Ako, nanghihinayang ako kasi ito yung
opportunity na yung happiness mo i-share mo lang sa social media tapos kikita ka na eh. Ako po yung pinakabata sa Bruce ko. Nakakasama ko po si Lilocar, matagal na po. Dami namin pong pinagsamahan na mga maganda. Minsan pag nakikita ko po sila dito, minsan nag-aaway sila, nagbibitso ako dahil sa mga delivery. Nagbibitso ako na hindi naasahan ni Lilocar. Yung mga ibang girlfriend at boyfriend po dito, minsan hindi naman po sila nag-aaway madalas. Kaso hindi naman po sila naalis. Pero ba't po ganun kay Lohan, umalis po kayo dito na walang magandang dahilan. Marami na tayong magandang nagawa. Yung pinapaligo natin si Choco. Mga ganun, tapos nagbabasketball tayo. Yung kay Lohan, ba't ka naman umalis sa mga gantong sitwasyon pa naman. Mga pandemic, yun. Si Lohan, mamimiss kita.